Sa patuloy na mainit na politika naman sa lalawigan ng Abra, ang magkakaalyado noon na pamilya Bersamin at pamilya Valera ang magbabanggaan naman sa eleksyon ngayon. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Mag-asawa laban sa mag-ama. Yan ngayon ang labanan sa politika ng Abra. Para sa pagka-alkalde ng Bangued, magkaribal si incumbent Governor Eustaquio Takit Bersamin at ang kasalukuyang mayor na si Dominic Valera. Sa pagka-gobernador, ang asawa naman ni Takit na si Ruby Bersamin laban kay Congresswoman Joy Valera Bernos na anak ni Valera. Dating magkaalyado sa politika ang dalawang angkan. Nakikita ko kasi yung mga Bangued, taga-Bangued, hindi nila nakukuha yung papunta talaga sa kanila. May segregation. Kung if you're not voting for the other side, may politics. Ayoko naman ng ganun. Dapat equal rights ang mga Bangued. Sa pagtakbo ng misis niya, ibang usapan na yan. Nagtataka rin kami kung bakit gobernur pa rin ang gusto. Parang bakit hindi maiwan yung kapitulyo natin? May ginawa bang masama? Hindi raw sana naging magkaribala kanilang pamilya kung sumunod lamang sa usapan ng kampo ng mga Bersamin. Nung barangay election, may usapan sila noon na mag-exchange na lang sila. Ngayon hindi natuloy. Sana nagpalit na lang sila ni Congressman Joy saka si Governor Takit. Nagpalit na lang sana nila, di wala nang problema. Ayaw naman nila. There's no permanent relatives, permanent friends. Sometimes, it might be your friend or relative today, tomorrow, wala na yun. Ganyan naman ang politics sa Pilipinas, ang nakikita ko. And it's a democratic form of government tayo. Everybody has the right to run. Unang naging gobernador si Takit noong 2007. I never dream of becoming the governor of Abra. I became the governor because of the gruesome death of my brother. Si Takit ang humalili sa pagtakbo sa pagka-gobernador ng kanyang kapatid na si Chito na pinaslang noong 2006. Ang kanyang tinalo, si Zita Valera, misis ng Noy akusado pa lang sa pagpatay kay Chito na si dating governor, Vixit Valera. 2015, hinatulan si Vixit ng 40 taong pagkakakulong sa kasong murder. Noong eleksyon 2010, si Mayor Dominic Valera naman ang nasangkot sa kasong pagpaslang sa driver ng kanyang kalaban sa pagka-alkalde na si Mario Asena. Na-dismiss ang kaso matapos siyang mag-negative sa paraffin test. May witness na tinayo, ako rang bumalik. Pero sabi ni Attorney Porton, ang daming siyel, daming putok, bakit hindi ka tinamaan? Kaya gawa-gawa lang nila yun. Hindi na bago ang ganitong kwento sa Abra. Pangpito ito sa mga lalawigang may pinakamaraming private armed group sa bansa. Noong eleksyon 2010, 102 insidente ng pamamaril ang naitala sa lugar. Emil Sumangil, GMA News!